Hey guys, welcome to Jazz Podcast. And for today's video, ay pag-uusapan natin ang thoughts on panlilito. Kaya naman, andito ang ating mga guests. What's your name? Kevin Larges. Si Camino. Stephen Yarsin. Dean Santos. And sabi nga, thoughts on panlilito. So tatanungin natin ang kanilang status. Kevin, what's your status? I'm single. Single and not ready. I'm taken too. And as you can see, meron tayong single, meron tayong in a relationship, no? So, malalaman natin ano ba yung mga naiisip nila about sa panlilito at ano ang na-experience nila sa panlilito. And I am your host, Angela Eliege. My status is in a relationship din. So yun, pag-uusapan natin. First question. What age do you prefer to be courted? Or you want to court a girl? Okay. Oh, naman, 25 years old mo ba lang na ikaw? So mag-aaral ko pa, meron ka pang chance na magkaroon ng girl? Yes. For 5 years. Nice. Now, 20. 20 mo ba lang? Post. Kahit darin ka na, pero ikaw yung thoughts mo. Anong age mo ba prefer mo pa dito? Siguro I think mga 20 din. 20 ka din? Yes. Ikaw, Jay. Anong... Ngayon? Kasi meron pa. Ngayon, anong... Siyempre, di naman ngayon lang merong something ka dito. Oh. Pero anong age ka ba nag-start na nandito sa kanya? Or kailan ka nag-start na nandito ka sa iba? Meron ba na iba? Wala naman, ngayon lang. So, ilang months na rin ang panipas ka? Ilang months mo siya nag-arap? 3-4. Oh, ikaw? Mga 2 years. 2 years ka na nag-arapan? Yes. Talaga? So, pandemic? Oh, pandemic yun. Anong way ka niya nag-arapan? Modern ba? Or yung traditional waiting pa na gusto mo ay ikaw? Traditional pa na. So, ito lang sa bahay nila. So, yun to guys. As you can see, meron tayo sa Pilipinas na traditional panliligaw. Which is, pumupunta sa bahay, nagbibigay ng regalo, at nagbibigay ng mga presents na maaaring magamit or ma-appreciate ng girl and ng family. And of course, meron din tayong harana. Kung napanood niyo na yung video song ni Wilbert na Mahal Kita, makikita niyo doon ni Zainab, together with Zainab, makikita niyo doon yung talagang traditional way ng panlilito ng isang lalaki sa isang babae. So yun to guys. And ako naman, kung tatanungin niyo ako, way din ang panlilito na maligawan ang gusto ko kahit na ilang years na rin kami ng boyfriend ko. Is ano, traditional din, which is gusto ko rin maharana, gusto ko rin maranasan maharanaan, gusto ko rin maranasan na pupunta sa place na namin na magbibigay siya ng present, which is ginagawa niya naman kahit na kami na ginagawa niya pa rin, pero yung serenity, ay napagod, so gusto ko lang maranasan. So next, ano ang madali sa'yo? Ang
panliligaw ngayon o ang panliligaw ng dati? Ang panliligaw ngayon. Mas madali ba yan? Oo, sa bagay. Hindi ba, ano na rin po? Ikaw naman. Ikaw naman po ngayon. Kasi, sa social media lang, kesa dati, no? Ay, ikaw ba? Ngayon din, no? Mostly, kasi ngayon din, eh. Kasi, sa ngayon, maano na lang na through social media, katulad namin, madali lang din kami yung naging kami. Kasi, we met through online, and then afterwards, naging kami na. And that way, parang mas okay din na maging kayo na agad. Sabi nga nila, parang mas okay na maging kayo kasi mas makikita mo yung tulay niya. Kasi, kung titignan nyo yung paghihirap nila, yung paghihirap ng mga traditional mga manliligaw, na mag-iigay, magbibigay, ganyan, na ilang years. And, sa ngayon kasi, hindi ka na magbibilang ng years. Kukunti na lang, or iilan na lang yung makikita mo na nagliligawan ng years. So, yun ang nangyayari sa modern time natin ngayon. And, kung ikaw ang tatanungin, maniniwala ka ba na dapat pinapatagal yung panliligaw o dapat hindi? Pinapatagal. Dapat pinapatagal. Bakit kasi, naman? Bakit? Kikilala ko lang yung isa-isa. Kikilala niyo yung isa-isa. And, naka-encounter ka na ba ng mga panliligaw na kanaliba or may nakita ka ba rin dito sa mga kapatid mo? Wala. Wala. So, ikaw pa lang yung iba na kumbawa talaga. Okay. Ikaw din. Yung ano mo? Anong dapat? Pinapatagal pa ba? O dapat? Pinapatagal din. Para mas makilala yung ano. Ikaw? Ganun lang din. Sa bagay. Kasi 2 years ka niligawan. And ano? Ikaw naman. Pinapatagal or? Madali ka. Kung ano, tinatanong. E di, nung naniligaw ka pa lang, tinatanong mo na siya palagi. Ano na, huwag ka na mo ko sasagutin. Talaga, tinanong mo siya. Mostly, sa kung ilan nga, 3 months, 2 months? Sa 2 months na yun, ibig sabihin sa isang week nagtatanong ka na. Kung isang week ka na naligaw. Hindi naman ganun. Yung ano, yung, hindi yung way na tinanong siya na kung kailan. Tinatanong siya kung pwede ba talaga mag-uwi kami gano'n. And you ask that every ilan? Siguro sa 2 months, ilang beses mo siya natanong about kung kailan ka natin? Tatlong beses mo siya natanong. Wow, pwede pala. So, mas meron nga tayo madali. Ay, meron tayo mas pinaghihirapan. And meron sa madali naman. And ako din naman kasi. Naging madali lang din yung mga nangyari kasi we met September, naging kami na October. And by that, mas okay naman sa akin na mas madali na lang. Kasi kung napapanood or napapakinggan nyo yung mga nangyayari sa mga nagliligawan, meron tayo mga certain times and na matagal ka ng ligaw, afterwards, wala din naman. Katulad na lang ni, ano, ito, pag-aasawa mo to. Pero parang ganun na rin kasi siya. Kinikilala mo siya. Or tsara-tsara. Bakit hindi pa natin i-call? So, yun na ang para sa akin. Baka yung nasa comment section dyan. Maaaring ba na? Oh, next. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo malalaman na sincere ang isang tao sa'yo? O ikaw, as a boy, as a man, paano mo malalaman na siyempre, pumayag yung girl na magpalito sa'yo. Pero paano mo manalaman na open talaga siya na magpalito sa'yo, yung hindi lang yung material na bagay yung minahari sa'yo? Paano mo manalaman? Ano? Kung saan ako nasaya, doon siya. Doon mo manalaman na sincere siya. Ikaw na. Ano? Pero kung hindi supportive ka, tapos kung ba nagiging karay sa kanya, pero hindi ka niya, hindi ka niya iiwan. Ikaw. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ang sincere sa'yo yung naligaw sa'yo? Kung hindi siya nilaayo siya, tapos, may respect, matagal daw, painfully sa'yo.
So, kahit na naging LDR kayo, no? Okay. Ikaw naman, paano mo malalaman na nasa sa iyo? Kahit dun sa ano lang, simpleng pag-update. Ako, para po. Nalaman ko na sincere sa akin yung boyfriend ko is when the time na I was bullied. And that time, so sobrang nakaka-frustrate, sobrang nakakaewan yung mga pangyayari. So, I opened up through Miguel. And doon ko siya nakilala. And by that, nahit ako na sincere siya kasi pinapakita niya sa akin na nakikinig siya. He's there to listen to me and he's there to sapuhin niya ako kahit na. And so matured kasi kapag nag-open up ako, hindi niya ko i-spoil na ano-ano, ganyan-ganyan na ay, ano yun mo sila, dapat ganyan-ganyan. Yung matured na advice niya is, kung kaya mo magpakumbaba ka. And kaya mo kung ano mo talaga na ano. So talaga, sobrang matured na boyfriend ko. So kung ano, something. Have you tried courting someone na binigay mo yung lahat pero nireject ka, and how was that feeling? Ikaw, syempre, ano, meron ka na bang ibang niligawan and nag-fail ka na ba sa pag-ibig ito? Wala. Wala ko man ako niligawan. Pero, nagparamdam. Meron ka nang pinaramdam na nalay ko yung buhay. Tapos, ano nangyari? Ano sabi ka? Parang pinaramdam mo sa kanya talaga na love mo siya. And nung nagsabi ka naman sa kanya na ano ka talaga siya, na may gusto ka sa kanya. And then anong ginawa niya? Yung wala. Di na, isang araw din na nabalik mo sa iyo. Hindi na siya. Ah, ginost ka niya. Para ikaw sa kanya. Na-feel natin niya natin. Alright. Comment section na lang ko yan. And ikaw naman, okay. Na-try mo na bang maligawan? I know. Meron na rin. Or may nagparamdam lang sa'yo. Na parang nagpapapin lang sa'yo na mga sweet loving love. Ano mangyari? Oo, meron na rin. Siyempre, nasali ka na nalagay ko na sa'yo. Tapos bigla one day, may in-dry. Siyempre, may nag-try na ba mag-court sa'yo? Marami ba? And paano mo sila? Nireject ko ba sila o tumingin lang sila bigla sa'yo? Ano nangyari? So, isang tao nangyari ba? Or hindi? Hindi naman. Iba yun din. So, nag-reject ka and may tumigil. Anong na-feel mo nung tumigil sila man? Para sa akin, yung minin ng paniligaw, ano siya?
And ano yung sa tingin mo, for the 2 months na naligo ka, ano yung naging meaning sa'yo yung pag-ibig ko? Ano? Mas nagilala ko. Mas nagilala ko. So, ang paliligo talaga is for to know the person na ipapakita sa'yo yung love and care. And also naman, ang meaning ng paliligo sa akin is, ano ba? Parang, di ko alam ha, pero para sa akin, parang ka-plastic ka lang yung paliligaw. Kasi most of the time na meron maliligaw, maliligaw as sa narinig ko, parang sa una lang sila magaling. Diyan lang sila talaga nagbibigay ng effort. Pero kapag naging kayo na, wala na, hindi na siya magiging caring sa'yo, hindi na siya nagiging sweet sa'yo, hindi lang kasi siya for sa relationship tapos turning to mag-asawa. Pero kasi meron din talaga sa paliligo. So, para sa akin din kasi naging bitter din ako sa paliligo. So, when I met this guy, na naging kami na rin. Kasi, paano ba? Ako rin kasi naman yung nag-push talaga. And yun, hindi ko alam na napo-fall na rin pala siya. So, when the time he asked me na kung pwede ba maging pinag-isipan ko pa rin. Tinanong niya ako kahit hindi siya naliligo. Pinag-isipan pa rin namin yun. Kasi nga, iba pa rin talaga kapag pumasok ka sa isang relationship. Take note of this, no guys, kahit na madali or maano talaga na magtanong sa'yo yung isang tao, madali or matagal man, pag pinag-iisipan talaga yung pagpasok sa isang relationship, hindi lang talaga siya basta-basta guys, kasi kung masasaktan ka talaga, syempre magiging trauma yun sa'yo, lalo na kung nakapin ka ng pag-ghost, and mas lalo na kung masasaktan ka talaga niya physically, mentally, and emotionally. Kasi guys, talaga mahirap yun i-handle. And mahirap talaga yun ma-experience guys. So yun. And bakit ba sa tingin nyo kailangan ng paligaw? Bakit ba kailangan maligaw? Bakit nyo iisipin na maligaw sa isang tao? Ayun, bakit nyo may naisip na? Para ano, masala lang kayo sa isa. Kung matatanggap ko ba yung bansay niya, kung nakikita mo yung bansay niya, gano'n. Tapos, doon yung marirealize kung, ano, pag nakita mo yung bansay niya, kung tatanggapin mo na siya, or pag nakita mo yung bansay niya, iingat mo sa ayo, yung gano'n sa lalaki, yung gano'n. Tsaka, sa panahon kasi ngayon napapansin ko, ano, mas matagal yung paliligaw kaysa dun sa time na naging sila na. Totoo yun. Kaya yun talaga yung naging view ko sa paliligaw. Kaya, sorry guys, kung hindi ako man, di man ako ano talaga sa paliligaw talaga. So, guys, kung ano man yung thoughts yung pa sa paliligaw, please leave a comment and please don't forget to like and subscribe. Thank you. No, it's not enough.